Chapter 15. Ang mga araw ni Huwel. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Isulat mo, sapagkat ang mga bagay na ito ay tapat at totoo." Muli, kasama ko ang Panginoon sa Espiritu. Nakaluklok siya sa kaitaas-taasan at ang kanyang tinig ay parang kulog. Malasin mo, o daigdig, ang mga bagay na ito na naganap na, nagaganap na ngayon at magaganap pa lamang. Ako ang simula at ang wakas. Paglingkuran mo ako na siyang may likha, sapagkat ako ay nagbibigay ng buhay at hindi kamatayan. Iwan mo na ang iyong kasamaan at tumawag ka sa akin at paggagalingin kita at ililigtas. Ang mga bagay na iyong binabasa sa aklat na ito ay totoo at sa lalong madaling panahon, sila ay magaganap na. Magsisi ka sapagkat malapit na ang wakas ng panahon at darating na nga ang Panginoon na puspos ng kaluwalhatian. Maging handa ka sapagkat hindi mo alam ang araw o ang oras. Malaki ang gantimpala para sa mga naghihintay para sa aking pagparito. Pagpapalain ko ang aking mga mumunting alagad, yaong nanatili sa kanilang pananampalataya at naglingkod sa akin ng may katapatan at katuwiran. Bago pa man nila iyon mabatid, ang aking mga pagpapala ay matatanggap na nila. Tunay nga na ako ay naghanda ng mga pagpapala para sa mga taong naging tapat sa akin at yaong hindi ikinahiya ang aking pangalan. Ako ay nagsasabi na kung ang aking bayan na aking tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at buong pusong manalangin, patatawarin ko sila, paggagalingin at pasasaganahin. Nais kong dinggin, palayain at iligtas ang lahat ng nananalig at tumatawag sa aking pangalan. Pakabanalin ninyo ang pag-aayuno. Magsagawa kayo ng isang seryosong pagtitipon. Tipunin ninyo ang mga matatanda at lahat ng naninirahan sa lupain sa loob ng aking simbahan at tumawag kayo sa akin. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating na parang magnanakaw sa gabi at ang araw na iyon ay malapit na. Magtiwala ka sa akin at ibabalik ko sa iyo ang mga taon na kinain ng mga balang, bulate, salot at uod. Ang aking malaking hukbo ay hindi magbibitiw ng kanilang mga hanay o hakbang. Gagawa sila ng kamangha-manghang mga gawa at hindi sila madadaig sapagkat ako ang kanilang lakas. Ang kanilang mga tinig ay aalingaungaw na parang trompeta, dadagundong na parang mga kulog ang kanilang mga boses at maririnig at malalaman ng lahat na ako ang Panginoon, ang inyong Diyos.
na Panginoong Jesus. Ipinagdarasal ko na ako ay maging karapat-dapat na bahagi ng hukbong ito. Gusto kong maging bahagi ng hukbong ito. Ngunit alam ko na kailangan kong maging malinis at banal gaya ng kabanalang taglay ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugong ibinubo ni Jesus, linisin mo ako mula sa lahat ng kasamaan. Tulungan mo akong magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, mapagpatawad, at walang galit o pait. Ama, alam kong marami sa iyong mga lingkod ang natutulog. Pinangangambahan ko na kailangan mo kaming durugi na parang mga sisidlang yari sa luwad at hagupitin kung kinakailangan upang kami ay magbunga ng katwiran sa halip na kalikuan. Panginoon, ayaw kong muling mapunta sa impyerno at manatili doon. O Panginoon, tulungan mo akong balaan ang mga tao. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na pigilan ang impyerno sa patuloy nitong paglaki. Tulungan mo ako at ang iyong mga anak na maging mabuti, mabait, mapagpatawad at mapagmahal sa isa't isa. Tulungan mo kaming ipahayag ang katotohanan sa lahat ng oras. Alam kong malapit nang magbalik si Jesucristo at bitbit niya ang kanyang mga gantimpala. Alam kong ang aking mensahe sa mundo ay ito. Magsisi ka sapagkat malapit na ang araw ng Panginoon. Ama, ayaw kong mabahira ng dugo ng mga taong ito ang aking mga kamay.